Repair. Yan. Lucky Pinoy Fiberglass. Hello mga ka-fiber. Hindi pa man nagsisimula ang ating mold eh. Nagwa-wax na ako. Nagwa-wax na ako. Ninawax ko na siya. Pero napansin ko meron siyang konting wave. Kaya sinanding ko siya. Ngayon, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano tayo mag-repair ng ating molde. Ang una kong ginawa, kasi may meron siyang wave dito na ano yung nakaano, sinanding ko siya ng unang-una, sinanding ko siya medyo malaki yung wave niya sa master model natin. Nung ginawa natin to, ang una kong ginawa, sinanding ko ng 240 yan, grit, 240 grit, at pagkatapos ay gumawa ko ng 400 water sanding na. Water sanding 400 at nag-mix ako ng 600 at mix ako ng 1000 at yung pinaka-final ko na ipapakita ko sa inyo 2000 grit. Sandingin natin ng maigi siya. Yan. Ito yung repair parts natin, repair area. Sa ito yung mga kadalasan na nangyayari sa ating mga molde. Kung nagpo-production na yung mga nasisira na molde, yan, ito yung mga kadalasan nangyayari. Sandingin natin siya ng maigi. Yan. Hindi pa man to nagsisimula pero nakitaan natin ng konting wave kaya sinanding natin ulit. Yan. Ito po yung ating NMAX B2 mold na para sa carbon fiber natin. Yan. Katapos kong maliha ng 2000 na po yung pinaka-final natin. 2000 grit na yung pinaka-final natin. Kapag katapos natin, ang pagre-repair po, pagkatapos natin, sa mga DIY, mga DIY lang tayo, meron po tayong cheaper, pinakamurang bapping compound lang. Meron tayong pinakamurang bapping compound para sa ating wrapping. Wrapping lang po tayo ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-wrapping ng ating molde. Ayan. Ito po yung ating wrapping compound. Ayan, nakikita nyo, compound. Ayan, wrapping compound. Then, i-push na natin. Natin yung mga ating medyo namumuti yung ating pinagsandingan. Ayan. Then, i-wrap lang natin yung ating yan, sinanding na area. Push lang natin. Madiin po ang push natin ang pag-wrapping dito sa ating molde. Yan. Then, gumawa tayo ng basahan at yan, ito ang pang-wrap natin. Okay. Yan, kung makikita nyo mga ka-fiber, halos nagparehas na yung kulay niya, konti pa. Yan, medyo konti pa, konti pang kintab para pumarehas ang kulay niya sa ating original na kintab. Yan. Try pa tayo ng one time. Yan. Then, harapin ulit natin. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Kaliin po yung ano natin ng basahan para tumitab ng maayos yung ating
yan. Alas, parehas na ng kulay ka fiber. Yan. Ito nyo naman, pumarehas na yung kulay sa ating molde. Yan. Ang next po nito, ito po yung repair process natin ng ating molde. Ang next po nito ay maglagay tayo ng release agent, then mag-wax tayo. Kahit anong klaseng wax na po. Yan, maraming salamat. Lucky Pinoy Fiberglass po. Please subscribe kayo at marami kayong matutunan dito sa ating channel.